October 29, sa ganap na 10:30-29 ng gabi, ay naganap ang isang trahedya sa South Korea, partikular sa lugar ng Itaewon, kung saan nagkaroon ng mass stampede sa downhill area, downhill street na ito ng Itaewon. At ito'y ikinasawi ng 151 ng mga attendees at ikinasugat ng marami pang bilang ng tao. Kung tutusin, every year ginaganap naman yung Halloween Festival. In fact, globally sikat yung Halloween Festival sa Itaewon. Pero dahil sa lockdown, ito ay natigil. At ngayong taon nga, dahil nga nagkaroon na ng opening of the policies, in particular sa COVID policies natin, lalo sa South Korea, muling nabalik yung Halloween Festival sa Itaewon. Sadly, dahil nga nasabik yung mga tao, ay umabot sa mataas na bilang ng mga attendees itong taon na to. At dahil doon, yung masikip na daan ng Itaewon na 4 meters wide at 41 meters long na downhill, nagkaroon ng siksikan. Kung saan yung capacity ng kalsada ay hindi kakayanin yung bilang ng mga tao na pumapasok at dumadaan doon. Of course, sa crowd management, mahalagang pag-aralan yung crowd dynamics. At sa tingin ko naman, naghanda yung government ng South Korea sa festival na ito. Yun nga lang, yung paghahanda nila ay base sa past data, no? Yung historical data kung saan yung attendees, yung bilang ng attendees ng Itaewon ay manageable. Hindi katulad na ngayon. Bilang event manager, nalulungkot ako at nakikipasimpatsya sa mga pamilya ng mga nawalan ng minamahal sa South Korea. At of course, sa bansang South Korea, bilang event manager, yung mga ganyang festival, ayaw mo talagang ang una mong gustong pangalagaan at priority mo yung safety and security ng mga attendees. Kaya mahalaga talaga yung crowd management at saka yung safety and risk management assessment. Pero dahil nga bagamat meron kang historical data, sabi mga event manager, walang isang event o na katulad, kumbaga yung last event mo, gagawin mo ulit ngayon this year, marami ring changes na magaganap. And bagamat napag-aralan din to malamang ng mga otoridad sa South Korea, pero again, they did not expect that huge number of turnout dito sa Itaewon Halloween Festival. Sa events, bagamat by hindsight, magsisilbi itong aral sa lahat ng mga gumagawa ng festivals, festival organizers at local government. Particular kung katulad ito ng sa Itaewon. Sa karanasan ko, dalawang beses pala ako nakakita ng ganitong stampede, yung nangyari sa atin sa Ultra, na downhill din yung gate, no, yung kay Willie, yung Wawawi nung nasa Channel 2 pa, nagkaroon ng stampede. Doon naman ay karamihan sa nawala ng nasawi, no, ay mga matatanda. Dito naman sa Itaewon, karamihan ng mga nasawi ay 20 years old pababa, mga teenagers. Again, ayaw natin mangyari itong bagay nito. Kaya naman, bilang event organizer, festival organizer, event manager, lalo pa nating pabutihan yung trabaho natin. Nang sa gayon, ang trahedyang katulad nito sa Itaewon at iba pang trahedya na kahawig nito ay maiwasan natin sapagkat isa sa mga bagay na ibinigay sa ating mga kamay ay ang kaligtasan ng mga attendees. Kaligtasan ng maraming buhay na hindi natin pwedeng ipagkibit-balikat o ipagwalang bahala. Muli, condolences and sending prayers
to all the families that lost their loved ones sa Itaewon Festival. Matuto tayo sa nangyaring ito, sa pangyayaring ito. Nang sa gayon, hindi na maulit, hindi lang sa Korea, kundi sa ibang lugar, sa iba't ibang bansa, ang ganitong trahedya sa larangan ng events at festivals.